Talaga naman. O, ano yung sinasabi mo, yung tungkulo mo kanina, ano yun, yung 10,000, sabi niyang Meda, para sila mga limang katao na, ano bang planeta yung 10,000 para 10, 000, sa limang lima sa pamilya? 10,000 pesos, 10,000 pesos para sa isang pamilya sa isang buwan. Eh sabi ng Neda, sapat na raw yun 10,000 pesos para buhayin. Hoy, Ilocano na tayo, hindi natin carry. Carry mo ba yun? Kahit magkuripot ka, hindi mo magagawa dahil tingnan mo itong ano. Sample household budget ng Neda ay ipakasya na ang 3,836 pesos na budget para sa pagkain ng isang buong pamilya. Pag hinati-hati mo yan, ang naging halaga ay 127 pesos bawat araw ang kailangan ilaan ng bawat pamilya para sa pagkain. Pamilya na limang katao. 127 pesos. Anong kakain, anong papangain mo sa mga anak mo pag ang budget mo 127? Sa mga anak natin, no, puro lalaki. Nakita mo ba yung anak ko kumain sa mga malahiganting lalaki? Unang subo pa lang yan. Pero hindi ko alam kung saan galing. Ay, nakakaabala ito. Datong sa bigas kada linggo, ano ba yan? Dahil, ang NEDA, ang economic planning agency natin. Eh kung ito ang ginagamit nila ng mga statistiko na hindi to statistiko. Mamamatay tayo ng gutom. You know, first of all, para sabihin mo 10,000. Ano, madali lang yan, hindi ba meron tayo sa gobyerno? Sa yan natutunan ko nung gobernador ko. Meron tayong tinatawag na COLA, COLA. Or cost of living sige, allowance. Sige, paliwanag mo yan. Yung cost of living allowance, ang pagkalkula niyan ay simple lang. Pupunta ka doon sa palengke at merong yung tinatawag na basket of goods, yung mga madalas na kailangan bilhin, pagkain, the usual bigas, asukar, cooking oil. Hindi, tapos lahat ng tinitingnan kung gano'ng kataas na yung presyo at kung kaya ng sweldo ng ating mga empleyado doon buhayin ang kanilang pamilya doon sa sweldo nila. Kung kulang, binibigyan nga ng COLA, Cost of Living Allowance. Kaya hindi ko naintindihan kung saan nanggaling itong 10,000 dahil Yusek Rosemary Edillo. Hindi, siya ang nagsabi na ito daw ay hypothetical figure. Pero hindi very hypothetical. Hindi, lahat naman ng average figure ay hypothetical. Pero bakit naman sasabihin 10,000? Unang-una 10,000, kung magkakalkula ka ng COLA, imposible, it's a round number na 10,000. Unang-una. Magkano kaya sweldo ni Yusek? Magkano kaya sweldo ni Yusek? Teka nga, bakit mag-away na tayo? Hindi, inaalala ko ito dahil kung yan ang ginagamit na figures, hindi magiging tama ang sagot dun sa formula na ginagawa nila para sa pamumuhay ng tao. Dahil pag sinasabing sapat ang 10,000, mali na kagad ang sagot ng ating mga kalkulasyon. So siguro balik-balikan muna. Pati yung inflation, di ba? Sinasabi nila yung 4.6 na sinasabing nila. Ngayon daw i-re-evaluate to 5.8. I really believe it's more than 6%. It's just, no naman. At ako yung palengkera at kalahati. Alam mo naman, yung always in the palengke. Pag binabaklas namin, inaano namin yung mga statistics bang? Nagulat nga ako sa 4.6 eh, pag kasi yung calculation namin mga 5.3. Yeah, easily. Aapak na ng 6 yan by the end of the month. Pinakamataas whatever it is in the last 5 years. Nagtaas nga ang presyo. Nasabayan pa ng train yung ano? Nasabayan pa ng train yung... Eh ngayon, sinasabi nila, hindi naman daw kasalanan ng train kasi 0.8%. Well, in a way, dahil kung lahat ng excise tax na dinagdag sa produkto ng langis, lahat ito ay tataas at tataas dahil tumaas ang presyo talaga ng langis. Kailangan talaga... World market naman daw. Dubai crude, $85 per barrel na. Palagay, dito ko lang nakikita kumisa sa Pilipinas, sinisisi yung gobyerno kapag tumataas ang presyo ng petroleum products. Uy, pero nung time ni Apple na kay kasi hindi naman tayo na nasasapul sa mga presyo kasi may price regulation, may price stabilization, may stockpiling ang PNOC. Marami tayong datong noon. Nung una ako naging congressman, noong 1992,
meron pa tayo na naiwan mula sa panahon ng aking ama, yung tinatawag na OPSF. OPSF. Oil Price Stabilization Fund. Ito, okay. Ang Oil Price Stabilization Fund ay yung excise tax na kinokolekta doon sa big three na producers ng petroleum products, nakokolekta, yung bahagi nun ay linalagay nga dito sa OPSF. Para saan yung OPSF? Nung nasa Kongreso ko nung 92, nasa 8 billion pesos. Saan ginagamit yan? Ginagamit yan para pag biglang tumaas yung presyo, ay gagastos tayo doon sa OPSF para okay, hindi naman mabigla ang mga consumer na makapag-adjust. Para makapag-adjust naman lang ng konti. At yun ang ano. Ngunit nung panahon na yun, biglang nawala yung OPSF. Hanggang ngayon, hindi ko malaman kung saan napunta. Mag-disappear Mag-disappear. At kaya tapos kaya naman bigla na lang sinabi, sige, price deregulation na. Kasi wala nang datong. Ayan naman, ano bang klase yan. Tapos, ito pa yung pinakamalupet. May sinabi daw si Secretary Peña, totoo ba to? Kung mataas ang presyo, di mangutang kayo. Ang lupet, ano ba yun? Sinabi niya, mangutang na lang daw kayo kasi hindi ninyo kaya. Tama ba yan? Tapos si Secretary Jokno, naku ha, friend natin si Sir Ben, ngunit subalit, hindi ako cry baby. Mahirap lang yung iba sa ating Pilipino. Lupet, ano ba sila? Kung cry baby, nagre-reklamo dahil may problema. Correct. Wala tayong magayon ko sasabihin, hindi naman, alam mo, Pilipino, hindi naman reklamador eh. Totoo, matiisin nga eh. Dinadaan sa text joke eh. Dinadaan sa joke, dinadaan sa patawa. Siguro sa tayo lang siguro ang dumadaan sa hirap na ganito na nakatawa pa rin. Pinapatawa lahat ng mga nakapaligid, kaya ugali ng Pilipino 'yan. Kaya I don't bakit think, cry baby? Siguro frustrated din siya dahil nga ang sinisisi nga sa pagtaas ng presyo ng langis ay ang gobyerno. Correct. Eh, hindi naman siguro tama. Hindi rin tama yun dahil hindi naman galing sa gobyerno ang pagtaas ng presyo. Pero yung kung yung sinasabi ng Central Bank, malagi na lang, we will monitor wage hikes. Bakit monitor ng monitor? Wala bang monetary policy sa bunsa? Marami naman dollar reserve dyan. Sabi nga ni Philippine Medalla, may $20 billion. Pwede naman tulung-tulungan yung dollars natin at talagang dumadagundong. Yun nga, pero maganda yan para sa OFW pag mataas ang ano. Sa Ilocos Shopping ng Shopping. Kasi pag masyadong mababa, masyadong matibay ang exchange rate ng peso, nagre-reklama ang OFW. Tama yan. Dahil yung dolyar nila. May nakikinabang. May nakikinabang. Yun o, hindi at saka hindi malita bagay. Ngayon yung pagpasukan sa pagpasok sa eskwela, siyempre, bagong sapatos, bagong uniform, lahat bago, kayang-kaya, no problem eh. Yung mga kamag-anak na, yung mga tumatanggap ng remittance doon sa OFW na kamag-anak nila, o kaibigan nila, or whatever. Pero, kung hindi, talagang mararamdaman nila na talagang tumataas yung presyo. So, yun ang mga, kaya siguro ako para sa akin, kailangan pag-aralan nga nila yung train na ganyan kasi mukhang may mga unintended consequences na nangyari. Yan lang train na tuloy-tuloy, hindi katulad ng MRT. Hindi na MRT na yun. Talagang tuloy-tuloy na nasasagasaan na lahat. Diyos ko Lord. Anyway,